Hello guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. In today's video, samahan niyo ako magpupugot tayo ng halaman dito sa may rock na to. And itutusok natin para titingnan natin kung magiging success kasi sobrang leggy na niya. Pakita ko sa inyo guys. So ayan guys, sobrang leggy na niya. And ayan, pinutol ko lang siya sa gitna. Nagtira ako ng konti doon para doon susulo yung panibagong BB. And ito ay itutusok lang natin dito sa may bakanting pot. And after a month, check natin kung may ugat na siya. Ayan, ganyan lang kadali guys, magparami ng aglonema. Ilong muna natin dito guys sa may propagation area natin. Para hindi siya gaanong maarawan doon kasi sobrang araw doon guys. Ayan, dito lang muna. Okay lang maulanan siya mamaya kasi hindi ko naman siya dinilig. Ayan, kung uulan man mamaya, siguro okay lang din kasi sobrang tuyo naman yung potting mix. Ayan, hindi ko alam guys yung ID niya. Ayan. May papakita pala ako sa inyo guys. Ayan oo. Yung ating monstera, dragon tail ba yun? Kahit maliit pa lang, may mga penetration na. Nabuhay siya dyan. So ngayon guys, nandito tayo sa silihan ng aking tatay. And itutur ko kayo ng onte. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys itong mga sili na to kasi ang healthy. Ayan oh, ang lalaki guys ng mga bunga niya and ang re-red. Siyempre sili diba? Pero sobrang ganda ng mga siling to and ayan, napakarami ding bunga guys. Walang patabang ginagamit ang tatay dito. Tinanim niya lang yan and then yan na. Kasi siguro dahil ulan ang ulan kaya ayan, ang healthy ng mga sili. Napakaraming puno nito guys. Siguro may 15 puno or 40 ganun. Basta ayan, napakaraming puno niyan and napakarami ding bunga. Marami nang nakuha dito guys. Ito ay pa ilang harvest na. At ngayon pala ay nag-harvest yung kapatid ko. Ayaw niya lang magpakita sa camera. So ayan. Ito na lang mga sili yung papakita ko sa inyo. Nakakatuwa kasi tingnan nyo. Kahit wala na siyang dahon, ang dami niyang bunga. Ayan. Medyo mainit lang ngayon pero ayan. Ang dami guys. And syempre, meron din ditong ibang tanim. Kagaya nyan guys, ang dami ding luya dyan na magagamit din namin kapag magluluto kami ng gulay or nung kung anong pwedeng gamitan ng luya. Ayan, bubunot na lang tayo dito sa may tanim ng tatay. Napakarami nyan guys. And meron din dito guys, okra. Ayan, bagong tanim lang to kasi ayan o. May mga paano pa lang na bunga. So, ayan na yung mga sili. Ito kasi guys, mga siling hinaharvest ng kapatid ko ay gagawing chili oil ni mother kasi meron siyang canteen. Magagamit niya yan doon. And syempre yung iba ay panglagay sa lomi kasi nagluluto din ng lomi ang aking inay. Mga pansit, bihon, ganun. And dito guys, meron din ditong mga araw-araw na talong o inaraw-araw na talong. Ayan, meron lang mga insekto or pilas na kumakain sa mga dahon. Kaya ang papangit ng dahon. And parang naaapektuhan din guys yung mga bunga niya kasi sobrang liliit na nung mga naiibunga. Pero dahil siguro dahil matanda na yung mga puno ng mga talong. And meron din tayo ditong papaya. Madami na din dito guys nakuha. Ayan, kulang na lang eh manok. Manghuhuli tayo dyan mamaya ng manok para may matinola tayo. Joke lang, ayan. Ito na guys yung sili na na-harvest. Ayan, medyo madami na din yan. Okay guys, for the update muna tayo dun sa ating pinugot na aglonema. At dun ko siya guys nilagay sa may propagation area parte. So tara, check natin guys kung okay na yung ating na-propagator. Kung ano na yung nangyari sa kanya. So ayan na. Wala siyang dilig pa rin pala. Ayun, hindi pala siya naulanan dito. So, didiligin ko na lang. Ayan. Siyempre, matutuyo yung mga dahon-dahon niya. Ayan, may mga tuyo-tuyo na. And, siyempre, malungkot siya kasi nga wala pa siyang ugat.
And tinabi ko lang pala dito guys yung Amazonica ko na mother plant na naghihinalo. Ayan, naghihingalo siya. At ito kahit di na to diligan kasi basa yung pating mix niya. Ayan. Inilipat ko siya dito sa pot na to kasi tinaniman ko ng baby niya yung pot na pinaglalagyan ko sa kanya. Pinag-exchange ko lang. And ayan, didiligin ko na lang siya later. And yan. Grabe guys, ang tagal kong dito na bisita to mga caladium ko. Tingnan nyo. Nakain ng uud. Ayan yung uud doon, laki eh. Grabe. And yan. Naubos na nyo to. Ayan. Wala nang natira. At ang laki ng pupo. Jesus. Ang daming nakain.